Hello mga kaibigan at welcome sa ating YouTube channel. In today's video, let's talk about sa bagong lalabas na Maxi Scooter dito sa ating market. Maxi Scooter guys, Maxi Scooter. 150cc. I was first intrigued nung may makita akong post na kumakalat no. Ang sabi dito is, beware or stop fake news. Fake news daw tong nakalagay dito. Pero nung binasa ko yung comment section, kinorek siya sa comment section guys. Hindi daw fake news. Galing na mismo sa Rusi Main Dumaguete. Na ang nakikita raw natin ay demo unit ng Rusi. This one. Yep. Yes, as we can see in the screen, ang nakikita natin ngayon ay bagong Maxi Scooter na ang balita ay lalabas sa ating market. What is interesting about this is that huwag natin pahabain ano. It's from Rusi. Yeah. NMAX, ADB, PCX, Aerox. Kabahan na kayo. May bago na kayong kalaban. Ayan na siya. Ayon sa comment section na nabasa ko, ito ay parang demo unit. Tinetest run pa nila. So, hindi pa tayo sure kung lalabas nga ito. And then, sa comment section mismo, may nagpost from Rusi Main Dumaguete. Good afternoon, sir. For demo pa yan, sir. But coming soon na po ang unit. What? For demo pa lang daw. Pero coming soon na ang unit. So ang ipig niya sabihin, itong nakikita natin ay demo unit. Kasi syempre sa in-orderan nila, bago sila bumili ng bulto, magpapadeliver muna sila, magre-request ng sample. Ito yung sample na yun. So i-check nila yung quality, i-check nila yung presyo. I-check nila kung kikita sila bago nila i-distribute sa atin. Now, what's interesting about this? It's a Maxi Scooter from a very cheap brand. Ayun nga, yung distributor natin, yung mura nating distributor, si Rusi. Wala tong kalaban. Ang mga kalaban nito, mga mahal na. Sa 100,000 na yung dalawa sa Yamaha, isa sa Honda. And yung sa Suzuki, ano na eh. Mga 400cc na yung Bergman. So, ito yung magiging pinakamura sa atin, ano? Anong expect natin sa scooter na to? Well, sa nabasa ko, 150cc lang daw siya. And as you can see dito sa kanyang, ito lang masisilip natin sa makina, sa kanyang pipe. Manipis na pipe, at may maliit na makina rito. Although, hindi natin nakikita ng side view, no? Maaring mas malaki yan sa ibang angle. Ayan, tignan natin dito. Malaki, medyo malaki rin yung kanyang air filter. Mako-compare natin siya sa NMAX. 150cc lang rin naman yung mga Maxi Scooter natin na entry level, di ba? And tingnan natin yung kanyang swing arm. Oh. Quality rin yan. Ano pa bang mapapansin natin dito? Yung kanyang pedal disc brake. Usually natin makikita to sa mga naka-disc brake na brand ng Rusi. Cheap one, pero I think it will do its job. At least disc brake, diba? Sa likod, naka-disc brake na rin siya. Tingnan mo naman yung headlight. Mapagkakamalan mo bang Rusi yan? Oh. Mga ganito, no? Siyempre, sa mga naka-tight budget. Saka sigurado, sa mga mahilig mag-modify. Bakit? Ang pagkakaalam ko sa Rusi, wala pa silang mga FI. And I think this one, hindi rin to magiging FI. Projection lang naman natin to, no? Or, malay mo, ito na yung first FI ng Rusi. Pero mas malamang na carbureted lang to. So, meaning, highly modifiable. Dami pa namang mahilig mag-modify sa atin ng scooter, ano? And yung kanyang shock. Tingnan natin sa ibang angle. Single lang kanyang rear shocks. Wala tayong makitang ibang angle dun sa kabila. Pero wala nakakabit. Saan ba? Dito. Wala. So, monoshock. Sa gilid, parang regular scooters. Very exciting, no? Mukhang naka-LED light na rin to. So, sa tingin nyo, ang projection ko rito siguro nasa 70,000 to. Or less, 60k kasi yung mga Rusi Mojo nila, no? Pero nasa 200cc na kasi yung Mojo, eh.
sa 70k to 80k na rin, ano. Mukhang digital na rin yung kanyang panel. And ang dami niyang ano rito. Mukhang may mga USB port na rin, ano. Or dito na rin siguro yung susihan. At yung kanyang upuan. Para ka nang nag-modified ka agad ng upuan dito. Daig nito lahat ng ano, stock ng NMAX saka Aerox, di ba? Para ka nang naka-aftermarket na upuan. Riding position niya para siyang sa NMAX saka sa ADB. So ayan, tingnan natin mabuti. Hindi pa inverted yung fork, but that's fine. Parang pinaghalong NMAX saka ano, ADB. Mukhang adjustable din ng kanyang windshield. Although sa itsura ng sa picture, mukhang cheap plastic, ano. Pero sa picture lang naman, di pa naman natin nakikita. Pero yung part na to, ayan, mukhang quality rin. Kulay aluminum. Kulay aluminum. Wala pa tong decals. Lalagyan pa nila ng decals yan kung sakaling ilalabas na nila sa market. Ayan, malaking R dito. R. Resin. Ibig sabihin, resin R. Ano pa bang makikita natin? Yung kanyang muffler. Ang tanong, kailan ang labas, diba? Sabot-sabot lang, guys.